On September 8th, nag-celebrate si Mama ng birthday niya sa Bukid. Bago ang staycation namin, pumunta muna kami ng The Retro para makapag-lunch. This restaurant is located in Barangay Baganihan, Marilog District, which is a little over an hour from Davao City. But wait, there's more! The restaurant is not located in the highway mismo, so papasok pa siya, and it was around 2 to 3 kilometers yung layo niya galing dun sa kanto. Although, ang kinaganda naman niya is in every turn, pagpasok mo dun, meron silang mga signage kung saan ka dadaan papunta dun sa restaurant. And once you get there, you will know na yun kahit wala siyang malalaking signage, because obviously, that's the only establishment na nandun na may mga sasakyan and may maraming tao. Hindi naman ganun kahirap yung papunta dun, although may mga manakanakang sirasirang kalsada, pero the entire road leading to the restaurant, sementado naman siya. And since Marilog is a little high up into the mountains, malamig yung panahon and sobrang sarap ng feeling. Even though medyo maaraw nung time na yon and sa sikat ng araw mainit, pero yung hangin niya was very cooling. Medyo may konting kamahalan yung menu nila, pero yung isang serving naman is already good for sharing. At dahil dalawa lang kami, hindi ganun kadami yung in-order namin. So, we ordered the rustic tomato soup, roasted bone marrow, and itong sinuglaw a la retro. Be honest, in fairness, masarap naman yung pagkain nila, pero hindi siya ganun kasarap na I think I would be willing to come back anytime, considering na sobrang layo niya from the kanto, tapos it's not something for me to actually crave na talagang sasadyain ko yung pagpunta doon. Pero it's good enough na probably, you know, once in a while bisitahin ko siya, and I would probably try their other food choices, kasi in fairness, masarap naman talaga siya and nakakabusog na din. So after lunch, nag-decide na kami pumunta sa accommodation namin to check in. So from the highway, we drove further pa to Barangay Datu sa Lumay. And just like the retro, papasok din yung daan papuntang Misty Heights. Around 3 kilometers din yung layo niya. Pero dire-diretso lang yung kalsada. And mas maganda siya kasi medyo mas malaki yung road. And again, meron silang signages na nakalagay. So hindi ka talaga mawawala. The accommodation that we checked in to is called Misty Heights. So again, located siya sa Barangay Datu sa Lumay in Marilog still, and makikita lang siya sa Google Maps, like sobrang dali lang yung hanapin. It is a huge compound na ang ganda ng overlooking view, pero yung accommodation niya actually is tatlo lang. So meron siyang dalawang dome, one that can house up to 2 persons, and yung isa meron siyang loft which can actually house 3 to 5 people, and meron din silang villa na kayang mag-accommodate ng up to 15 people. So our accommodation is what is called the Geodome Paglaum. So ito yung merong loft. Price for one night ng Geodome Paglaum on a weekend is 7,000 pesos. Pero on weekdays, it's only 6,000. And yung pinaka front desk nila was the villa. Tapos bababa ka pa papunta dun sa Geodome. So yung Geodome na pinili namin is actually higher kesa dun sa isang Geodome na mas bababa ka pa talaga. So I think that was a better choice kasi mas maganda yung view na makikita mo. So as you can see, it is actually a dome. So parang dome tent siya. Pero sobrang comfortable niya sa loob. It also comes with its own private pool na palakasan ng loob pag naligo ka doon kasi sobrang lamig ng panahon. And then meron din silang outdoor kitchen and dining where you can cook your meals, because at this point limited pa lang yung choices ng lunch and dinner nila. So I think it's better if magdala ng pagkain para makapagluto. Thank you.
facilities inside were also a bit complete. Meron silang refrigerator, they have electric kettle, meron din silang microwave. So, sobrang kumpleto na talaga siya. Magdala ka na lang ng pagkain and everything is good to go. Now, outside the dome is the real view. Aside from the pool, meron din silang mga tambayan sa labas ng dome. Actually, they also offer hot tub for a separate price. Hindi na lang kami nag-avail nun. Pero meron siyang mga tambayan where you can look out into the mountains and valleys below. So, sobrang serene ng feeling and ang lamig ng panahon, kaya talagang feel na feel mo yung moment. Dahil may private pool nga sila, kahit sobrang lamig, naligo na lang din kami. So when the sun set, ayun, nag-avail kami ng bonfire nila, which is 150 pesos per bundle of the firewood. Yun, tumambay kami ng konti, nagpainit sa harap ng bonfire, and I was actually quite disappointed na nakalimutan kong bumili ng marshmallows para kunwari mag-s'mores and stuff. And that night, tinuloy namin yung birthday celebration ni Mama by having a little dinner. So, nag-order kami ng food to go from the Retro and ininit na lang namin yun for dinner. And we had a little salo-salo. Happy birthday to you! Oh! Yay! Kinabukasan, inagahan ko yung gising para makaabot ako sa sunrise. And Mom and I were actually expecting sea of clouds, but unfortunately, walang sea of clouds nung araw na yon. Pero the sunrise was very beautiful because it actually rose right in front of us. So, kitang-kita talaga namin yung pag-akyat ng sun. And with that, we had our coffee while watching the sunrise. Thank you.
we also had our breakfast, which was served in a bilao. Tapos, nag-prepare na kami to check out. After checking out, since pauwi naman na kami and magla-lunch na, we decided na dumaan na lang ng Kaizen Buddha to eat Japanese food. Dahil nga medyo malamig yung panahon, we decided na masarap mag-ramen and magpainit. So we ordered the Kaizen original ramen. So tigi-isa kami ni Mama. We also had the Kaizen roll and their ebi tempura. And that was the end of my mama's birthday weekend. And I think nag-enjoy naman siya sa pag-celebrate ng 69th birthday niya.